Samahan niyo ako mga kapatid sa pag-aalay ng ating exhortation. Praise God, dakilang Amang Diyos. Sabi ng awitin, O Ama, there is none like you, O God. Tunay na walang ibang Diyos na tulad mo, O Ama. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa isang umaga na kaming lahat ay may kalayaang dumalo at mag-aralan ng mga banal mong salita, O Ama. Patuloy po namin idinadalangin na gabayin mo ang bawat yugto ng pagsamba ito sa umagang ito, O God. Patuloy na ang mga banal mong salita ang mahayag, patuloy maitanim sa puso ng bawat isa. Gamitin mo lamang ang mga tumatayo dito, Ama, na maging daluyan sa mga pagkapala mo sa aking mga kapatid, O God. Maraming salamat sa iyo, Ama. Inaalay po namin sa iyo ang lahat. Ito pong mga samo at dalangin namin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Is God, ating bumuksan ang ating mga Biblia sa Psalms. Psalms 106, verses 7 and 8. Praise God. Kung hindi po nakita mga kapatid, akin pong babasahin. Sabi niya sa 7, Our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Verse 8, Nevertheless, he saved them for his namesake, that he might make his mighty power to be known. Praise God, tayong lahat po yung mga kapuna, mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ako po isang nagkaroon ng konting concern sa exhortation dahil sa, personally mga kapatid, kailangan ko po ng mahabang panahon upang mag-aral at mag-chat down ng mga notes. Ngunit sa hindi inaasahan mga kapatid, ako po yung unang na-schedule doon sa bagong schedule na ibinigay ni Father Philip. At maraming salamat sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, bago dumating yung araw na ibigay ni Father Philip yung schedule, binigyan ako ng conviction ng Diyos na habang nagbabasa ako, i-chat down yung mga notes na binabasa ko mga kapatid. At nung mga panahon nga na ibinigay yung schedule na ito mga kapatid, talagang nalugod ako sa Diyos, natuwa ako dahil alam niyo mga kapatid, yung pressure kapag ka, alam mo ikaw yung magiging schedule. Pero nung mga panahon na yun last week, na hindi ako pressure dahil alam kong wala pa akong schedule, malayang dumalo yung mga kapatid yung mga mensahe ng Diyos at hindi tayo masyado nahirapan dahil sa tulong na rin ng Diyos. Praise God, maraming salamat sa Kanya. At mga kapatid, ang title po ng ating maikling exhortation, God and God's Word Being Misunderstood. Praise God. Alam niyo mga kapatid, sa atin mga, sa personal experience natin, madalas o may mga pangyayari sa ating buhay na may misunderstand tayo ng mga tao. Praise God. At misunderstanding mga kapatid can lead to wrong interpretation. Praise God. Especially, for example mga kapatid, kung meron kang kausap na tao sa telepono, yung eksaktong mensahe na ibinigay mo sa kanya, minsan nagiging iba yung mensahe kapag kinuwento niya na sa iba. Praise God. Minsan nagiging exaggerated yung kwento ng isang tao. Praise God. Sabi nga nung nabasa ko mga kapatid, yung tao daw na mahilig mag-exaggerate ng kwento, sila daw yung mga tao na mababayang self-confidence. Meaning, kapag gumawa sila ng kwento na ayon sa kanilang sarili, kapag nakuha na nila yung atensyon ng listener niya, doon tumataas yung confidence level niya kapag nalalaman niya na umahanga na sa kanyang listener niya. So, yun yung pinagkukunan niya ng confidence level. Praise God. Just for information lamang yun, mga kapatid, para sa ating exhortation sa umarang ito, mga kapatid. Malaki pala yung bagay kapag yung isang kwento, yung original na kwento ay nabago. Praise God. Na-experience natin yan dito, mga kapatid. Hindi may kakaila na may mga bagay na nangyari na hindi naayon sa ating pinlano, pero ang Diyos ang nakakaalam. Praise God. Sabi nga, bumalik tayo dun sa ating subject, misunderstanding. Praise God. Maraming mga rason kung bakit nami-misunderstood yung ating mga minsan sinasabi. At pwede ako mabigay ng isang example na tayong lahat ay makaka-relate. Lack of proper communication. Praise God.
the separation might not have happened kung yung paanyayan ng ating pastor na mag-share tayo, mag-sharing tayo. Kung tama lang yung communication ng bawat isa sa atin, hindi sana nagkaroon ng misunderstanding. Instead na i-brought out mo yung bagay na gusto mong itanong o yung bagay na hindi klaro sa'yo, kinikip mo sa sarili mo at nagkakaroon ka ngayon ng sarili mong conclusion. Praise God. Ang sabi nga sa Proverbs, kung ating bubuksan sa Proverbs 27:17, sabi niya, iron sharpens iron. Praise God. So brothers and sisters, by sharing the word of God, doon tayo tumatatag sa salita ng Diyos. Hindi yung sinasarili mo lang. Kung ano yung unawa mo, yun na yung gusto mong tayuan. That's not the way it is, brothers and sisters. Dapat doon tayo lagi sa salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, doon tayo. Huwag yung sarili natin yung ating... Isa't aside natin yung sarili natin dahil hindi naman yun yung purpose kung bakit tayo nandito. We have all the mind of Christ. Praise God. Sabi nga, sa sharing the word of God, doon lumalabas yung totoo. Doon lumalabas yung totoong, yung truth. Praise God. Sabi nga, the true word, the two-edged sword. Praise God. The written and the unwritten plus the revelation. Praise God. These are the two mighty wings of God na ginagamit niya sa panahon natin. Praise God. Ito din naman yung ginamit ng Diyos dati nung nilabas niya yung bayan ng Israel sa Egypt. Praise God. At ito din yung wings na gagamitin ng Diyos pagdating ng panahon sa tribulation, paano niya ilalabas ulit yung Israel. Sabi nga doon sa Revelation chapter 12, yung two wings na maglalabas doon sa bayan ng Israel, ilalagay sila sa isang safe na lugar. Praise God. At ang sabi nga nung isa ko rin nabasa, sabi niya, kapag yung brother mo o yung sister mo ayaw makinig sa katotohanan, pabayaan mo siya. Sabi nga sa Proverbs 12:15, sabi niya, the way of a fool is right in his own eyes. Yung gawa ng isang taong sabi nga fool, sabi niya, sa tingin niya sa sarili niya, yun na yung tama kasi hindi siya marunong makinig sa explanation ng iba. Praise God. Sabi nga, but he that hearkened unto counsel is wise. Praise God. Kaya nga, lagi tayo ina-advise na magkaroon ng humble heart. Buksan natin lati, lagi ang ating mga puso, mga kapatid. Praise God. Nung inilabas ng Diyos ang bayang Israel sa Egypt, nung sila ay humibig ng isang pagkawala sa pagkakabiyag sa kanila, nung ang Diyos inilabas niya ang bayang Israel sa Egypto, nung ipinakita ng Diyos yung kanyang mighty power at gumawa siya ng great history sa bayan ng Israel, praise God, gustong ipakilala ng Diyos na siya ay nag-iisang Diyos. Praise God. Gustong ipakilala ng Diyos na siya ay makapangyarihan, na hindi na kailangan makakita pa ng literal figure ng Israel na gumawa ng signs and wonders para maniwala sila na mayroong Diyos na buhay. Praise God. Dahil lang ating Diyos na buhay, sabi nga, sasambahin natin ang Diyos na buhay sa spirito at katotohanan. Hindi dahil sa nakita natin siya, doon lang tayo sasamba at maniniwalang may Diyos. Praise God. Praise God. Sabi nga God does not manifest His powers and His miracles for nothing. Praise God. He doesn't show because he wanted to show. Praise God. Gusto ba niyang ipakita lang na siya yung mga pangyarihan? Gusto ba niyang ipakita na magaling siya kung bakit ipinakikita niya yung mga signs and wonders na to, mga kapatid? Praise God. Sabi nga sa ating binasa, mga kapatid, hindi naunawaan ng bayang Israel kung bakit ginagawa ng Diyos yung signs and wonders na yun sa kanilang harapan. Praise God. Pero ano, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, dininig pa rin niya yung panalangin nila na ilabas sila sa bayan ng Egypto. Praise God. Because alam ng Diyos at gusto ng Diyos to pa rin yung promise niya kay Abraham na yung kanyang descendants mamanahin yung land of Canaan. Praise God. They misunderstood God at that time, mga kapatid. Praise God. Ganon din sa ating pinag-aralan kagabi, mga kapatid. If someone will misunderstood this thing, mga kapatid, yung 70 weeks of Daniel, mga kapatid, bro nyo, mga kapatid, our prophet had two statements, praise God. Yung unang statement ng ating prophet dun sa message na 70 weeks of Daniel, meron pang isang linggo na natitira. Praise God. At dun sa question and answer, dun sa nabasa ko, ang sabi ng ating prophet, half week na lamang ang natitira. Praise God.
When our prophet said half week, dun sa question and answer, mga kapatid, he meant that half week, yung 3.5, is still left for the completion of the 70 weeks of Daniel. Praise God. And when our prophet said during his message dun sa 70 weeks of Daniel, na 1 week pa, 1 week na lang natitira para sa mga Hudyo, na under din ng covenant ng 1 week dun sa Daniel 9:27, dun sa covenant ng Rome, dun sa Israel. Praise God. Kung iintindihin lamang natin, mga kapatid, ang isang tao, mga kapatid, hindi mo kailangang pumili kung sinong dun sa half week o 1 week. Kailangan mo lamang na proper understanding. Kailangan hindi mo ma-understood, hindi mo ma-understood ang salita ng Diyos. Praise God. Kahit mabuti ang Diyos, mga kapatid, dahil sa dakong ito, sa isang bansa na napakaliit, sa mga dito sa pinili ng Diyos sa dakong ito, nagahayag siya ng lubusan. Praise God. Kung ating babalikan yung Israel, mga kapatid, ang naging problema lamang ng Israel, mga kapatid, nung malaman na nila na mayroong Diyos, na pinakilala si Moses, na meron na ang Diyos, mga kapatid, ang naging problema lamang nila, hindi nila inintindi masyado yung Diyos. Kaya yun ang naging rason kung bakit sila ay nag-complain. Yun din ang naging rason kung bakit sila ay nag-murmured. Praise God. Sometimes yung complaining, mga kapatid, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo maangat. Praise God. Sabi nga, we cannot have that theophany body kapag na-misunderstood natin ang salita ng Diyos. Nakasulat na, mga kapatid, kailangan mo lamang naintindihin. Hindi porki nakasulat, yun na yun. Sabi nga, for the letter killeth, but the spirit giveth life. Amen. Praise God. Sabi niya, ang Diyos ay rewarder ng isang tao na diligently seek Him. Praise God. But seek Him with humbleness. Seek Him with loneliness, with meekness. Praise God. Not seeking God and insisting what you want. Not insisting what you believe. Praise God. Sinasabi mo sa sarili mo na sinisik ko naman yung salita ng Diyos. Pero yung iba yung sinasabi ng isipan mo. Kung ano yung naunawaan mo, yun ang kinukuha mo. Praise God. Telling God, sasabi mo sa Diyos, it is written, Jesus Christ is the Son of God. Praise God. Kung ma-misunderstood mo yung sinabi na Jesus Christ is the Son of God, I believe, mga kapatid, you are in the wrong stand. Praise God. Sabi nga nung kung babasahin ko yung quotation sa magkukuto ko dun sa mensahe ni Brother Branham, sabi niya, his disciples could not understand his miracle that night when Jesus was sleeping inside the ship and the men said, what manner of man is this that even the winds and the waves obeyed him? Praise God. They misunderstood that he was not a man. Praise God. Sabi ng prophet, he was a God. Praise God. He was part of a God. Praise God. Jesus Christ is a part of God. Praise God. Ang sabi ng prophet, talaga nagalak ako sa sabi ng prophet, sabi niya, sabi ng mga disciples, what manner of man is this? At ang sabi ng prophet, he was not a manner of man, sabi ng prophet. Praise God. He was God manifested in a man. Amen. He was God manifested in the flesh. Praise God. Talaga, nagalak talaga ako, mga kapatid, nung binabasa ko ito, nung talagang puri ng Diyos, sabi ko, kung ito ang kalooban ng Ama. Praise God. Kahit nung panahon ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, yung mga Pariseo at mga Sadiseo, naniniwala sila ang Panginoong Jesus ay tao lamang. Praise God. Because he was born out of holy wedlock. Kung nalaman lamang nila na hindi siya na born out of holy wedlock, edi sana naniwala sila na siya ay galing talaga sa Diyos. Praise God. Pero ito ang lahat ay plano ng Diyos, mga kapatid, para sa atin din naman. Praise God. Sabi nga, God totally misunderstood by many in our time. Praise God. The only problem is, sa mga pastor especially, they only take what they wanted to take. They only believe what they wanted to believe. They only understand what they wanted to understand. And most of all, they only take what benefits them most. Yun lamang ang sa mga pasapanong natin, experience natin yung mga gantong bagay. Praise God. Sabi nga, this is the simply, ito yung pinaka-simply sa bagay na ito. Ang Diyos, gusto niya maunawaan natin yung hindi natin kayang unawain. Praise God. Kasi hindi na natin kailangan na revelations. Walang point ng revelations kung kukunin natin yung kaya lang natin maunawaan. Kaya nga nandiyan ang Diyos eh. Gusto niya maunawaan natin dahil sa isip ng isang tao, limitado, gusto niya maunawaan yung bagay.
bagay na dapat nating maunawa na hindi natin naiintindihan. Kailangan lamang talaga ng tao, mga kapatid, na magkaroon ng isang mababang puso, bukas na puso. Pero kung yung isang tao punong-puno ng kredo, sabi nga, he has a stone heart, sabi ng prophet, doon sa kanyang mensahe. Mahirap pasukin yung ganun, unless ang Diyos ang magbukas. Praise God. Kahit ang dalangin lamang natin na ang Diyos ang magbukas ng kaunawaan para sa kanila. Sabi nga nung prophet eh, sabi niya, wala sila, sabi niya, they don't have anything in them to begin with, sabi ng prophet. So, umpisa pa lang, wala na sa kanila yon. Sabi niya, you can't get blood out of turnip, sabi niya. Hindi ka makakakuha ng dugo sa isang singkamas, sabi niya ganoon. Kung gusto mo makakuha ng pananampalataya, mag-share ka doon sa merong pananampalataya. Praise God. Sabi nga, kaya nga sabi ng Bible, don't throw the pearls out of the swine. Kasi yuyurakan lamang niya ito. Itapon mo dun sa alam mo o dun sa bibigyan ka ng Diyos ng conviction na yung taong ito, kailangan mong bahagi na ng salita ng Diyos. Praise God. Nung mga panahon na tayo ay huminto sa mga bisyo, sa paninigarilyo, sa pag-inom, sa pagsusuot ng mga showy clothes, ng mga bagay na hindi tama, sa pagpuputol ng buhok, most of our friends, akala nila, we've changed for worse. Di ba mga kapatid? Akala nila, nagbago tayo sa hindi maganda. Praise God. Pero kung maunawaan lamang nila, kung mapaniniwalaan lamang nila, yung pinaniniwalaan natin ngayon, yung changes natin are worth changing, mga kapatid. Praise God. Kaya, maraming salamat sa Diyos dahil mapalad tayo, mga kapatid, na nabihiyaan tayo ng ganitong pananampalataya. Pero dapat yung ganitong pananampalataya, mga kapatid, huwag natin, sabi nga, huwag natin ipagbubos, huwag natin ipagyayabang. But ibahagi natin kung kinakailangan. Praise God. Praise God. Ang sabi nga nung message, sabi niya, hindi ikaw yung na-misunderstood ng tao. Hindi ikaw, sabi niya, kundi yung direction ng Diyos na ibinibigay sa'yo. Hindi ikaw yung na-misunderstood ng tao kapag yung sinashare mo salita ng Diyos, kundi yung Holy Spirit yung na-misunderstood nila, mga kapatid. Dahil yung Holy Spirit ang gumagalaw sa'yo. Hindi yung sarili mong kaunawaan, kasi akala nila, minsan yung tao tumiting sa labas eh, kapag nakita nilang matilino yung isang tao, akala nila nanggagaling na sa intelektual niyang kaunawaan yung isang bagay. Pero kung meron lamang silang proper understanding, mga kapatid, kung makikita lamang nila, hindi yung intellect ng tao ang gumagalaw, kundi yung salita ng Diyos na itanim sa ating mga puso, ang Holy Ghost ang nagpapalago. Praise God. Nung panahon ni Noah, na misunderstood siya, mga kapatid, nung sinabi niyang uulan. Nung panahon ni Elijah, na misunderstood siya, nung sinabi niyang hindi magkakaroon ng kahit hamugman sa loob ng 3.5 years. Praise God. Sa panahon ni Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, nung hindi sila sumamba doon sa statue na ginawa ni Nebuchadnezzar, na misunderstood din siya. At ganoon din, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoon Jesus, na misunderstood din siya, mga kapatid. Akala ni Herodes, ipanganganak yung earthly king. Pero hindi alam ni Herodes, it's a heavenly king. Kaya nagnasa siyang patay ng ating Panginoong Jesus. Kung ating alam babalikan, mga kapatid, nais kong basahin sa John, buksan natin. John 18:33-36. Sabi niya sa 33, then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, art thou the king of the Jews? So 34, Jesus answered him, sayest thou this thing of thyself, or did others tell thee of me? Pilate answered, am I a Jew? Sabi niya, thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What thou hast done? Pilato sa kanya. At sumagot ang ating Panginoon, ang sabi niya, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Praise God. Kung nagkaroon lamang ng tamang kaunawaan si Pilato o si Herodes, mga kapatid, hindi niya nanasayang patay ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya nanasayang pumatay ng 2 years old below. Praise God. Yung mga nangyari sa panahon ni Elijah, sa panahon ni Moses, sa panahon ni nila Daniel, at sa Panginoon ng ating Panginoong Jesus,
ang bayang Israel ay mayroong isa lamang assumption na misunderstood nila kung ano yung purpose ng Diyos. Praise God. Kung kasi ang problema sa kanila, tumingin sila dun sa labas. Kung tumingin lamang sila dun sa loob, kung malalaman lamang nila na ang Diyos ang kumikilos dun sa mga tao na ginamit ng Diyos, malalaman sana nila na hindi yung tao yung kumikilos sa harapan nila. Sabi nga, basahin ko lang yung sinabi ng ating propeta, sabi niya, "And no matter it's on your brother," sabi niya, "on your sister or mother, no matter who it is," sabi niya, "it is a sin in the sight of God. The judgment will come upon them who misunderstood." Praise God. Napakabigat din ng statement ng propeta, mga kapatid. Judgment will come after you kapag na misunderstood mong gusto ng Diyos. Praise God. Napakahirap, mga kapatid, kung may misunderstand natin yung gustong sabihin ng Diyos, mga kapatid. Every believer, sabi nga nung message, nung exhortation, ay nung sharing kagabi, pwede natin i-possess yung attitude ng isang eunuch. Praise God. Na i-confess niya kay Philip na hindi niya alam. Paano niya malalaman unless may magturo sa kanya? Kung ganun din ang ating ang isang Kristiyano na i-confess niya na hindi niya kaya unless ang Diyos ang mag-provide ng mga revelations na to, dapat ganun ang mag-i-attitude ng isang Kristiyano, mga kapatid. Sabi niya, sabi nga nung sa message, sabi niya, huwag niyong paniwalaan yung mga tao, sabi niya, na nagsasabi, kailangan ko munang makita na nasusulat bago paniwalaan. Sabi niya, "The one who says to see is to believe is the same as the one who says, I must read it first in the Bible before I believe." Hallelujah. Praise God. Gusto kong basahin yung quotation niya sa message ng Papa. Sabi niya, "Seeing is not believing," sabi niya. "Faith is the substance of things don't you see. You don't see," sabi niya. Sabi niya, "See, you believe it first, then it happens." Sabi ng prophet. "So the man was not a believer. So therefore, it was all a mystery to him." Praise God. Napakadakila ng Diyos, mga kapatid. Mystery pala sa isang tao, mga kapatid, kapag ka, hindi niya kayang paniwalaan. Sabi niya, gusto niya munang makita. Sabi niya, "He did not know what he was talking about because he could not understand it. It was a riddle to him." Parang parabola sa kanya. Parang bugtong. Hindi niya maunawaan. Parang ito rin yung nangyari, mga kapatid, na nagsasabi na, sabi niya, yung sa Revelation 10:3, yung thunder, sabi niya, ito daw ay voice of God. Truly, mga kapatid, it is a voice of God. But the thing here, we need to know what that voice have uttered, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na voice of God lang yun. Tapos ipupusong pa sabihin na voice of God, sasabihin mo ganun. Paano nalang kami magtanong sa'yo, ano yung voice of God na yun? Ano, wala kang may sasagot. Praise God. Para sila yung mga tao na bumiyahin kasama ni Paul sa papuntang Damascus, sabi nga, "They heard the voice, but seeing no man." Hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawaan yung nangyari kay Paul noong mga panahon na yun. Praise God. It was a thunder to them. Praise God. Tayo magtapos, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, just like the prophets in the old times, sabi niya, kung paano nga naghayag ang propeta noong mga panahon na yon, sa panahon natin ito, maghahayag din yung propeta nandun sa kanyang ginamit. Sabi nga dun, sabi nga sa Revelation 10:7, lagi natin binabasa, "In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished." Praise God. At panghuli, mga kapatid, nais kong basahin ito. Napakagandang message ito dun sa message ng propeta. Sabi niya, "When the Roman soldiers went back one time, listening at him, never man spoke like this. We never heard a man speak like this. It was not a man speaking. It was God." "Yes, sir," sabi ni ang ating prophet. "Man did not speak like that. A man tells and speaks the scripture." Sabi niya. Sabi niya, ulitin niya, mga kapatid, "A man tells and speaks the scripture. Jesus makes the scriptures alive." Praise God. Sabi niya, a man don't live like this. The scripture says, this is here. Here it is. Sabi ng prophet. Yung isang tunay na Kristiyano, hindi na mumuhay na, ito ang sabi ng scripture, ito ang paniwalaan mo, ito ang sabi ng scripture. Praise God. Sabi niya, the scripture says, sabi niya kasi, "A man don't live like this. The scripture says, this is here. Here it is.
A man can say the scripture and says it, sabi ng ating propeta, but that's about all he can do. But Jesus could say, I and my Father are one, my Father dwells in me. He that seen me has seen the Father. Nobody else could say that. Hallelujah. That's right, sabi pa ni Brother Branham. Praise God, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Inihayag niya sa atin yung mga bagay na to. Ipinagtitibay niya sa atin yung kanyang mga banal na salita. Praise God, summary po ng ating napag-aralan. Huwag nating mamimisunderstood ang Diyos. Mamisunderstood tayo sa labas, sa word, kung minsan may experience sa atin to. Pero pagdating sa salita ng Diyos, huwag nating mamisunderstood ang salita ng Diyos. Amen. Dahil magbibigay ito ng wrong interpretation. Kapag nag-bring ito ng wrong interpretation, yun ang tatayuan natin, mga kapatid. Kaya kailangan lagi tayong magkaroon ng humble heart, patuloy na isuko natin sa Diyos na wala tayong kaya kundi niya ibibigay sa atin. Amen. Praise God. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Okay. Nice yung pasalamatan natin ng Diyos, mga kapatid. O dakilang Ama, sabi nga kanina, talagang walang ibang Diyos na katulad mo, Ama, nagbibigay ng mga ganitong message. O God, maraming salamat sa iyo, dakilang Ama, na hindi ako nakita ng mga kapatid ko, kundi ang mga salita mo, Panginoon Diyos, na dumaloy sa banal na pulpitong ito, O God. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama, at muli sa pagkapatuloy ng aming gawain, ikaw ang manguna. At higit sa lahat, Ama, patuloy kang maghayag pa sa darating na message, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. Ito po ang mga samo at mga dalangin namin sa iyo sa pangalan ng buktong na anak. Amen, Panginoon Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo.